Yan, hello po mga kababayan. Magandang hapon sa inyong lahat at nandito ulit kami ngayon kila Ate Erin. Kasi hindi pa namin natapos yung pag-ayos ng bahay nila. Kaya may mga karagdagan pa kaming gamit na nandito ngayon na ayusin ng tunay naming magulang. Ito po yung mama namin. Ayan po si Direk Frankie, ang mama namin tunay. At mga kapatid ko pong Swail, kabilang na po siya. Isa po siya sa mga Swail namin kapatid. Ito naman po yung, siya po yung paboritong anak ng aming ina. Ayan, ewan ko ba kung ba't paborito niya to? Na inaanak na kanyang kumaring tunay. Ayan, na inaanak din na kanyang kumaring tunay. Kung ganun, kaano-ano mo yung kumari ng nanay mo. Ano, kamari tisan. kamari tisan. Perfectly. At alam nyo po ba na ang mga batang ito lagi na silang naliligo? Alam nyo po ba kung bakit? Dahil yun nga, nagawa na natin, ayan, ang patubig sa kanilang kinabukasan. Ayan, ang patubig natin. At ito, yung mga buhangin, gagawin pa tayo, nila tayo ng reserve water dito. Okay, ayan o, mga batang ito, nakakaligo na sila. Ayan, dito po sila naliligo. Ayan o, kasi mayroon ng tubig ang mga bata. Ayan, mayroon ng tubig ang mga taga-sityo Taloytoy. Ligo ka? Ligo? O, ligo na sa tubig o. Ayan o, may tubig na kayo. Ayan o mga bata, tuwang-tuwa kasi alam niyo po, napakalayo na kinukuha na ng tubig nitong mga nakatira dito. Mabuti, at mayroon na tayong tubig na naipagawa para po sa kanila. So, ginawa namin ng reserve water, nag-community or nagtulong-tulong sila para mapagawa ng reserve water doon sa taas. Ginawan po doon ng tangke, tapos pinadaloy dito. So, ang gagawin naman po dyan, after nyan, dito lang muna yan. Then, ayan, may karugtungan pa. Paakyat pa naman doon sa taas. Doon naman siya gagawa ng reserve water para yung mga nasa sa taas makakaigip po ng tubig. Kasi napakatagal na panahon na lahat pong nakatira dito sa sityo na to ay walang tubig. Kaya malaking bagay po yung naitulong sa atin ng ating sponsor na si Tita M.A. Moran. Nagkaroon na ng pagkakataon ng mga tao dito na hindi na po sila mahihirapang umigib at palagi na nakakaligo ang mga bata. And so let's go na kay Ate Irene. Eto. Kami dito para dun sa mga unfinished product pa. Ayan, ito yung nilagay po namin na solar light din yan, na sensor light, na pag dumadaan, umiilaw yan. Ayan, ayan. Dalawa yan. Ayan. Yung pinakamagandang may-ari ng bahay. Ayan o. Kapeng. Ayan, ipasok na yung drawer. Tapos binili namin sila na lagayan ng water. Ayan, para medyo okay na si Ate Irene. Para hindi na yung water jug, para dito nila ilalagay. Ayan. Tapos ito, lagay mo yan dito sa loob. Ayan. Nasaan pa yung isang ano? Ayan. Tabi mo doon, sis. Medyo ano yun eh. Parang ano siya. Ayan o. Ito na lang po kasi yung kulang. Tapos kukuha na natin yung ibang gamit ni Ate Irene sa kanyang bahay. Tapos yung isa yan, ito. Yung halaman anak, yung ano ang halaman niya? Oo, mama. Yan, pasok na yan dito. Yan. Ay, pwede rin yung dito, oh. Sa may ano. Dito? Diyan na lang? Dito. Diyan sa gitna. Yan, diyan maglagay. Wow! Ayan. Ate Erin, kunin na natin yung mga gamit mo. Dali mo na dito yung iba para mailagay na natin. Ayan. Ganda. Tapos kakabit, kasi kulang yung kurtina. So ito kurtina yan, kurtina pa dito. Kakabit pa ni Mama Frankie yung kurtina. So yan yung solar mga kababayan. Kung gusto niyo po mag-abil nito again, mag-PM lang po sa PBTM Solar ha. Ayan na yung lutuan. Pero ito po kasi, may plano kami dito na ililipat yung lutuan. So, bali, doon na lang siya sa labas magluluto kasi nga yung, ano eh, hindi kasi maiwasan talaga na yung usok, no? Iitim dito. So,
papagawa na lang po siya ulit doon ng lutuan niya sa labas. Pwede dito, ito bubutasin namin. Diyan para diyan sa kabila, yung pababa na lang. Mag-step lang siya ng konti doon para doon na lang. Para hindi siya dito ano mag-uusok. Hindi papasok dito kasi pag palaging ganun, iitim talaga yan dito. Kaya doon iiwas natin. Pwede naman po yung gawin, no? Para dito na lang yung kusina niya, lagay ng plato, ayusin na lang namin ito ulit. Ano? Ayan. So, magre-ribbon cutting na kasi tayo bukas, ayusin na lang ulit namin. Wala namang problema. Kasi for the meantime, doon naman siya nagluluto sa kabila. Doon sa nanay-nanayan niya muna. Pero ito tatanggalin natin to. So, kasi may pinagawa kaming ganito eh, yung lutuan niya. So, ibababa na lang natin siya dyan. Sige, ilagay mo na muna yung mga bagong gamit ni ate. Ayan, ito po yung mga bagong gamit ni ate para mapakita lang namin sa inyo. Ayan. Ayan, mga bagong kaldero. Ayan, oh. Ayan. Ayan, dyan na lang muna yan. Mga bagong gamit ni ate Irene. Okay. Ayan, syempre busy yung aming mama sa pag-aayos dito. Oh, ito yung water jug. Akin na yung water jug. Lagay mo na lang muna yun dito sa... Oh, dyan. Pero may yung lagayan niya ng plato kasi mayroon pa siya, 'di ba may binili tayong lagayan ng plato niya? Oh, bila daw. Ha? Ay, nandiyan na po. Ay, sige, pakuhan natin. Aha. Sige. So pinagpalit na po namin yung upuan, dito na siya nakalagay. Kasi kaya kahapon lang diyan nakalagay yan kasi hindi pa po kasi final 'yon. Inayos pa lang namin kasi pag ganun, sinara namin yung pinto may ipit kasi doon kasi yung kurtina wala pa. Ayan. So, ngayon dito na po siya nakalagay. Yan ang nilagay ni Direk Frankie. Oh. Ano ko to? Oo. Yan. Tingin ko mas okay yung... Oh, diba? Busy-busy yung nanay namin sa pag-aayos, oh. Kinakapa ko pa to anak kung saan siya mas nararapat. Ayan. Kung siya ba'y karapat dapat. Siya ba'y karapat dapat. Alam niyo po mga kababayan, yung spacing ng bahay ni Ate Irene, maganda siya. Talagang simple, maayos, magandang ano, iayos. Tingnan niyo, oh, ang cute tingnan. Ayan, ganda diyan. Ayan, oh. Inlutuan na lang yung ililipat po. Ayan, oh. Ganda, no? Tapos ito yung terrace, oh. Ayan. Ito yung terrace niya. Ito po yung final outlook or final outcome or final na mukha ni Ate Irene. Bagong gupit, bagong hairdo. Ayan. So, yan po yung kanyang lumang bahay na iiwanan na niya. Pinapunta natin si Ate Irene. Ayan. Dito kasi siya nakatira sa luma niyang bahay. So, hinakot na niya na yung kanyang mga dating gamit. Ate Irene, gaano katagal na nirahan dito? Mga isang taon? So, yan, oh. Oo, yan. Lalagyan natin ng halaman. So, dyan siya nagtyaga. Ito sa maliit niyang bahay na to. Ayan. Ngayon, iiwanan mo na to, no? Iwanan mo na siya. Baganda ng hair mo, ha? O, papagandahin pa po siya bukas. Ito yung nung nakulayan na. Ganyan na po itsura niya. Mukha na po siyang
May kahawig po siya sa mais. Ayaw ma. Tinuro niya talaga yung mais doon. Ayan o. Okay. So, nakapagtanim ka na ba ng mga okra? Oo. Oh. Ah, nandun na may mga tanim. Tanim na po siya. Ang pichay nasa baba. Sa pichay? Oo. Okay. Ayan o. So, ililipat niya na lang yung ibang mga gamit po para madala niya na dito sa kanyang bahay. Yung lutuan mga Ate Erin, kasi para hindi iitim dyan, gagawin natin, halika dito. Papabutasan natin dito. Ayan. Dito. Bubutasan to. Para dito ka magluluto. Ano lang lang ng bubong ulit. Mag-step down na lang ulit hagdanan, ha? O, pangsamantala habang wala kasi busy pa rin gagawa. Baka sa kanya ulit, sa kanila ulit namin ipagawa. For the meantime, doon ka muna magluto. O, sabagi, doon ka naman kay nanay mo. Kay nanay mo naman ikaw nagluluto. Ano? Oo. Para hindi iitim, pero ito nandito naman to. Nalagyan natin to ng kwan, tubo dapat para hindi magpagbagsak ng tubig, no? Para yung bagsak ng tubig niya, diretso doon, ha? Para hindi magpuputik dito. Oo. Oh. Ito, lagyan ng tubo. Oo. Tubo. Para diretso doon. Okay. Ayan, ha? Sige, Ate Erin, dali mo na ibang gamit. Yan na yung mga halaman dito. Ayan. Yan ang halaman niya. Kasi bukas na yung ribbon cutting. So, pinapainalize na lang po namin para okay na to. Ayan, papalitan pa po. Eh, dadagdagan ni mama namin ang kortina yan. Kasi, isa lang yung kortina niyan eh. Kala namin kasi doble yung nabili namin noong isang araw. Kaya, ayan. So, ayan, nilipat niya na. Nalipat niya na doon. Oh, ang ganda na, oh. Ang lamig talaga dito sa loob ng bahay niya. Ang presko. Tapos, ito na yung mga gamit niya dito. Yan yung mga kaldero. Yan. Lagay ng pinggan dyan. Meron po kami bidiling lagay ng pinggan. Tapos, water jug. Yan, nandyan yung mga plato niya. Okay. O, para hindi, yung tamang gamit lang, para hindi masyadong masikip. No? Okay naman yan dito. Dito ibubutas yung papuntang lutuan niya. Pabaguhin natin to. Ayun. Inaayos niya na, oh. Ako ay nagpapahinga sa isang resort o sa isang bakasyon ng bahay. Wow! Ito, talagang parang gusto mo na lang magpahinga dahil napakalamig dito sa loob at relaxing po mga kapatid. So parang gusto ko nang matulog dito. Oh, no.
Lansang. Ako hanap ng lansang. Anong lansang? Dapat ano diyan concrete dito. Let's go anak. Yan ang aking anak. Yan anak, ipukpok mo anak. Sige. Tama na yan anak. Yan, okay na yan anak. Yan, very good. Grabe ka, very good talaga ng anak ko. Manamana talaga sa mami mo. Grabe ka, very good. Hindi, dyan. Hindi yan. Itusok mo yung ano doon mismo yung pako kasi may bilog man lagi yan. Yan, ipasok mo. Yan! Ka-very good lagi ng anak ko. Ang galing. Ang galing mo talaga anak. Ka-very good mo talaga. Manamanak talaga sa mami mo. Umaga! Jimmy Boy sa gabi! Uy, dito! Oo! Ano ba yan? Practice sinasabi! Ano nga sila sinasabi lagi. Ito talaga, ito po talaga yung anak ng nanay namin na pinakabulaklak talaga sa lahat. Pinaka? Bobo! Bobo ka! Bulaklak! Yes. Oh. Dito ba naman ilagay? Dadalwa nga po yun. Ano yun? Oh, ayan! Yan, ang ganda lagi anak. Mama, nauhaw ako. Sige anak, nga. Ayan. Sis, umpisa na natin ang palaro, sis. Okay, pala siya. Umpasa ng palayo, sis. Palayo. Okay. Aka na yung panghampa. Piringan mo muna. Okay, piringan mo muna ako. Okay. Diretso lang ba? Oh, sige, diretso lang anak. Diretso lang anak, diretso pasok sa hagdan anak. Diretso lang? Diretso anak. Diretso. Yan, anak pasok. Hindi anak, wala dyan lamin. Anak, lamin ko malaki ka anak. Umilas. Shoutout lang natin itong mga kabayan, yung mga nagpadala po ng tulong para kay Ate Erin. Simula nung nakilala po natin siya, ito po yung mga nagbigay ng tulong para po sa pagpapagawa ng bahay nila. No? Bigyan nyo lang po ako ng kunting sandali para mapasalamatan po natin silang lahat. Tita Josephine Castillo nagbigay ng 2,000. Pearl Joy, 7,731. Lani Basog, 10,000 pesos. Anonymous B, 10,045. Rosalie Suarez, 1,500. Gina Ismero, 1,000 pesos. Josephine Deller from Switzerland, 5,230. Lisa Balingit, 1,000 pesos. Erica Mixed Video, 1,000 pesos. Go. Sige. Jocelyn Arellano, 2,000 pesos. Dina Iguchi, 5,000 pesos. Tita Cora States, 10,000 pesos. Anonymous MG, 3,500 from Ilonga, 2001. Mr. Watson ng New Zealand, 10,000 pesos. Lesel Santillan Malinaw, 500. Sinaida Dolinto, 1,000 pesos. From Beth Reyes, 5,000. From Nelly Castillo Fernandez, 1,000 pesos. Paz Ortega Cook, 1,000 pesos. Teresa Bandianon, 1,000 pesos. Juliet Delgado, 10,000 pesos. Anonymous A, 1,000 pesos. Adelosa Felicitas, 2,000 pesos. Sweet Angels, 500. Lorena Hernandez, 10,000 pesos. Tita Feleli, 5,000 pesos. Anonymous Lin, 20,976. From Avirai ng Hong Kong, 2,000 pesos. So, bibili sana natin ito ng Jollibee, pero isinama na lang natin dito sa budget niya, sabi ni Ate Erin. From Ate Mau, 5,000 pesos. Bing Bautista, 1,000 pesos. Jima Lacambra, 2,194. From Tita Violeta Maclagan, 5,000 pesos. From Tita Las, 5,000 pesos. Ju Baby Bendex Manolo, Fort Rich ng Bukidnon, 1,000 pesos. Kaya ang total po ng donasyon natin is 129,700 pesos. Okay, so may natitira tayo na 22,047.06. So binili po natin yun ng mga gamit kahapon na nagkakahalaga po ng 15,000. So ngayon may binili po ulit kaming gamit. So hindi na lang namin sinama yun. So ang shoulder na lang noon ang PB team. Bumili kami ng drawer at iba pa po ng mga gamit. So nasa 6,000 din po yung pinamili namin kahapon. Ah, kanina. Tama no? Yes. 6,000. Nasa 6,000. Oh, 6,000. Yes. 6,000 yung pinamili namin kanina na mga gamit po.
And huwag, hindi na lang namin isasama. So may natitira po tayo na 7,047. Ito po yung ibibigay natin kay Ate Irene. So ang again, ang total po na nagastos natin sa pagpapagawa ng bahay po ni Ate Irene ay 107,653. Kasama po dyan ang materyales, 82,153. Labor, 25,500. So, yun po yung mga kapuan ng ating mga nagastos. Inulit ko lang po ulit ngayon para dun po sa mga nagtatanong ulit. So, 107,653. Kaya po umabot ng ganun dahil ang bahay po ni Ate Irene ay modernong bahay kubo. Hindi po ito yung typical na bahay kubo. So, yung mga materialis na ginamit namin, medyo mahal lang konti. Yung amakan, okay lang, mora lang yan. Pero yung iba pa, may mga good lumber din kaming ginamit, tsaka yung flyboard na pansahig niya, makapal. So, medyo mahal to. Pero sulit naman kasi maganda naman po yung nangyari. So, hindi na lang namin to ginawa ng nilolyo para hindi nga po siya magbumoys at hindi siya mabubulo. Kaya ganito, pinakintab namin siya ng floor wax. Pero doon po rin, hindi naman po sila madudulas dito. May mga basahan na rin kami binili dito na hindi naman madulas. Talagang kumakapit po. Okay, so bukas na po yung ribbon cutting. Kaya manood po kayo ulit. No? Masaya ito dahil basta masaya. Magiging masaya po ito. At meron kami ditong mga gagawing nakakatuwa para po sa inyong lahat. Sige, dito na lang po tatapusin itong vlog na to. Dahil busy pa po ulit kami, tatapusin na lang ito at ipapakita na lang namin ulit sa inyo yung vlog natin kapag ribbon cutting. Again, maraming salamat po sa inyong lahat mga kababayan. And God bless po sa inyo lahat.